Di mga riders sa Food Rebel, mayroon tayong biniling bagong products para sa ating motor at ito nga yung kanyang air collar cover. Papalitan pala natin yung air collar cover ng aking motor dahil luma na yung aking dati na air collar at magti 3 years na siya. So papalitan natin siya ng acrylic na cover. At pansin ko nga, napaka-faded na talaga ng aking cover kaya kailangan ko na talagang palitan ng bago. Buti na lang may nakita ako sa Shopee. At mura lang, 200 pesos lang to guys. Syempre hindi kompleto yung ating gagawin kapag wala tayong tools. Kinuha ko na ngayon aking briefcase doon sa aking luggage. Para simulan natin ang pag-opera ng ating motor at ayan pala yung mga tools ko, gagamitin natin yan. At kita naman natin yung kulay guys, is napakaganda at parehang-pareha talaga siya sa kulay ng aking mugs, pati dito sa aking flarings na may red at white. So napakaganda, solid. Gagamit pala tayo ng digis na Yabby guys para matanggal natin yung dalawang bolts dyan para lang makuha lang natin at mapalitan na natin yung ating cover. Pagkaraan ng 10 oras, nakuha na nga natin yung ating cover at kita natin, iba na talaga, mayroon na talagang damage yung aking oil cooler dito, kailangan natin ayusin yan. Pero mag-isip muna tayo kung anong tools ang ating gagamitin. Hulu-hula muna ako dyan kung anong gagamitin ko, ito ba? Pero may nahulaan ako, mas makapal yan. Dapat, mas manipis dapat ang ating gagamitin dyan dahil mas makapal siya. So nag-isip ulit ako kung ano nga ba yung mas maganda para dyan. Nag-adap nga ako ng paraan, ano nga ba ang tools ang gagamitin natin na mas manipis. At nakita ko dun sa bahay, meron pala dong chani. So pwede pala to guys dahil mas manipis ito. At malaganda ito pantuwid natin sa mga oil color natin kapag tiko na. At dyan guys, sinubukan ko na nga siya at maganda nga guys dahil napakanipis niya lang at maganda rin siya gamitin para dito, para may tuwid natin yung oil color na nagkatiko-tiko na. Kailangan mo pala dyan guys ng mahabang panahon at oras para lang may straight mo yung mga oil color na nagka-anayupi para may balik sa dati. Pero hindi naman ganun ka 100% na mababalik mo talaga sa ganun ka-straight. Pero mas maganda guys na mababalik natin siya sa dati kahit papano. Papas forward na nga natin, baka antukin pa kayo dyan sa paggawa ko. After nga ng ilang minuto, ay ito na nga yung kalalabasan natin sa pagkutuwid kanina at medyo okay na nga to. Pero hindi 100% talaga na ganong katuwid, pero at least maganda na rin at nabalik natin sa dati kahit papano. Gamit lamang yung chani. Pero bago natin palitan, liligoon muna natin or rewashing muna natin yung ating oil cooler para mawala or matanggal yung mga grains at dumi na kumapit sa ating oil cooler para mas malinis naman siya after natin lagyan ng cover. Ang ginamit ko pa lang dyan guys, is sabon at toothbrush lamang sa paglinis ng ating oil cooler para matanggal lang yung mga grimes at mga dumi na kumapit sa ating oil cooler. At dahan-dahan ko nga lang binabrush dyan guys dahil baka na naman mayupi na naman natin yung oil cooler natin. Pagkatapos ka natin mabrush at masabunan, lalagyan naman natin siya ng tubig para matanggal na talaga yung sabon. At ayan na yung kalalabasan niya guys bago natin lagyan siya ng bagong cover niya. Pagkatapos nga, ilalagay na nga natin itong bagong cover niya. At napakaganda, napakasolid talaga ng cover na to. At napakaangas, kitang-kita niyo naman, saktong-sakto dyan sa kanyang butas. At itutornili na natin yan pagkatapos. Natapos na natin paghigpit guys, napakaangas nga naman talaga ng bagong cover natin. Parang bagong brand new na naman ng ating motor dahil sa bago niyang cover. Kitang-kita na naman natin na napakabagay talaga ng cover niya sa design ng aking motor at sa kulay. Satisfied talaga ako sa nabili ko dahil mura lang at napakaganda ng kanyang quality. Yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Bye!